Ang yolk sac tumor ay pangkaraniwang tumor na maaaring tumutubo sa iba't ibang bahagi ng katawan. Ang sanhi or pinagmulan nito ay di pa yak. Ang mga bata at teenagers ang karaniwang tinatamaan ng cancer na ito. Signs and symptoms nito ay depende kung saan ito tumutubo. There are two common locations ng tumor na ito. Pwede ito nasa itlog ng lalaki at sa obaryo ng babae. Kapag ito ay nasa itlog ng lalaki, pwede ito mamaga at lumaki at pwede ito matigas kapag hawakan. Pero kung nasa obaryo ng babae, pwede ito magkaroon ng bata yung pananakit ng tiyan at pwede din ito lumobo yung tiyan at pwede maipit yung bituka na magdudulot ng pagsusuka. And sometimes they can also have constipation. Ngayon, kung maipit naman ang pantog, pwede din sila mahirapan umihi. Now, another location is the sacrococcygeal area. So, you call that the bungkog. So, pwede din lumaki ito at mamaga hanggang puwetan and pwede din sila magkaroon ng constipation. Now, ang ibang tao, akala nila ang dahilan ng tumor na ito ay nausog yung anak nila. Ang ginagawa nila, they bring their child sa albularyo. Pinapagamot doon hanggang napansin nila mas lalong lumaki ang tumor, kaya sila pumupunta na ng hospital. To the point na ito ay malaki na masyado na kumalat na sa buong parte ng katawan at mahihirapan na kami kung ano ang pwede namin gawin. Kapag meron kayong mapansin na bukol, huwag ito ipasa walang bahala. Magpakonsulta kaagad sa doktor para ma-work up at maagapan ng maaga. So meron tayong mga tumor marker na tinatawag, ito ay alpha fetoprotein. So kapag mataas ang alpha fetoprotein, mataas ang tsansa na maybe we are dealing with a germ cell tumor. Under that, nandyan kasi ang yolk sac tumor. So by that, no, we can work up the patient further para ma-stage ang bata, no, magawa yung CT scan of the abdomen, CT scan of the chest, so that we will know what approach we will do.